dal yun ang tawag nito. Comment lang po kayo sa baba kung ano po ang mga design nito at saan ito ginagamit, itong anong klaseng mga nilalang itong pinaghuhugis ng mga sinaunang tao. Welcome back na naman po mga Katesyo Hunter, nandito na naman tayo upang magpapasilip nito sa ating bagong nakuhang mga items na kakaiba yung mga design. At ating tingnan ito kung anong klase nga ba itong ating nakuha. Ito po ay naibaon sa putik at kung mapapansin ninyo ay kakaiba na yung itsura. Alanganin trabungko, alanganin kalabaw, at may sulat na Japanese, alam ko, parang Japanese ito eh. Hindi ito Chinese. At ang kanyang hook nito mga katits ay 24 carats yung kanyang hook ating binenta. Na-detect natin at may kasamang pendant. 24 carats yung hook niya, maliit lang yung hook. Mga 2 to 3 grams siguro yung hook niya. At napansin natin para siyang yellow. Hindi ko alam kung anong klaseng design ito. Ang pagkakaalam ko lang yellow jade ito. Na antique. Sobrang antique, sinabaon ito sa lupa. Yan. Hindi ko pa nalinis. Yan, may ipis-ipis na itsura. Parang pag tiningnan natin, parang bull na nakataob. Parang bull yan. Pag iganyan natin siya, para siyang kakaibang hayop na sobrang luma niya. Pag tiningnan natin, kakaiba yung itsura eh. Nagliliwanag ito kapag pinaslaita natin. Para namang kalabo kasi may buntot siya eh. Para siyang tigre. Para rin siyang kakaibang design. Tsak, lumang-luma. Baka 15th century pa ito. Si yung kanyang pagka-hand carve. Kakaiba eh, bako-bako eh. Sobrang antique na. May kasamang gold na 24 carats. Yellow din kasi ito. Yellow din yung gold. Siyempre, yung gold lang ang pwedeng mapatimbang ito sa mga buyer ng gemstone ito. Jack Yellow Jade ang tawag dito, antique. Sunod naman itong isang medallion na ito na 24 carats din ang kanyang hook. Ayan. Papansin niyo sa sobrang luma nito eh. May lupa-lupa pa oh. Kung magkakasama itong tatlong ito. Ayan. May dark green. Makikita niya dark green. Iba yung design niya. Parang may design ng dragon. Kakaiba. At shiny talaga siya. Hindi pa yung nalinis sa sobrang luma. Sobrang tagal ng panahon na siguro ito. Para naman siyang dragon na paikot. Parang mga isda na dragon na yun. Dragon siguro ito na hand carved. Malaki na pendant yan. Mga around 2 inches yung kanyang length. Diameter pabilog yan eh. Yan. Pabilog 2 inches. So parehas 2 inches din tong isa eh. Ito rin 2 inches. Parehas na tag 24 carats yung kanyang clasp na yung kanyang hook. Yan. Sobrang antigo talaga. Kita ninyo may mga parang batik-batik nisa sa ilalim sa sobrang luma. May putik pa. Yan. Nabrush ko na ito pero nandiyan pa rin yung lupa-lupa. So ito, pag tiningnan natin ito, nagre-reflect siya sa liwanag. Papansin ninyo may parang kilay, may mata, may corona, may sulat parang hapon. Yan, papansin natin parang Japanese character yung
Nakasulat. Maaring mahalagang bagay ito sapagkat 24 carats yung kanyang kwan. Kanyang hook. Kasi pag 24 carats daw yung nakalagay sa batong jade, Jack, mahal yung jade at malalaki pa. Mga medallion ang tawag ito. Mga medallion ang ating nakuha ngayon sa ating pag-treasure hunting. So, simple lang ang pag-treasure hunting. Minsan na pag sinirti ka, mahihit mo yung kwan. Hindi mo inaasahan. Mga ganitong klase, mga karamihan kung nakukuha mga jade talaga na antique na may clubs na gold. Yung gold, mapatimbang natin ng mabilisan. Mabilis natin mapagpirahan. Pero ito, mangangailangan pa ito ng certificate bago natin maibinta. Kung maibinta man, babaratin tayo sabagat wala tayong hawak ng papel. So, palagyan pa ng papilis ang mga ganito. So, tiyak, may halaga ito sapagkat 24 carats yung kanyang mga hook at sobrang antik na mga katids. So, comment lang po kayo sa baba kung ano po ang mga design na ito at saan ito ginagamit, itong anong klaseng mga nilalang itong pinaghuhugis ng mga sinaunang tao. Gamit ba ito ng Hapon o gamit ba ito ng Chinese noong unang panahon? Paki-comments lang po sa baba. Thank you very much. Salamat po sa inyong panonood.